Come on, give your clap offering to Him. Thank you, Jesus. Yung malakas na palapag para sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah! You can open your mouth and shout, hallelujah! Thank you, Jesus. Karapat-dapat siyang purihin. Karapat-dapat siyang sambahin, mga kapatid. Hallelujah! Sa bawat isa sa ating napakahalaga dahil ang Diyos ay nanalahan sa kita ng mga pagpupuri ng kanyang mga anak, mga kapatid. Amen. So, napakabuti ng Diyos nating pinaglingkuran. Amen. At tayo po ay maghahanda na, kapatid. Amen. Kamayan mo yung katabi, sabi mo, are you ready? Are you ready? Ayan, amen. Maging ready tayo sa pangangaral sa salita po ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. I will bring you the subject that says good soldier of Jesus Christ. Sabihin mo sa iyong katabi, be a good soldier. Be a good soldier. Amen. Be a good soldier. So, purihin po ang ating dakilang Diyos, mga kapatid, at you may now take your seat sa pangalan po ng ating dakilang Diyos. Amen. At napakabuti niya dahil nandito tayo, nagpupuri. Sama-sama tayong naglilingkod sa kanya, mga kapatid, despite of trials, despite of any circumstances of our life, nandito tayo para purihin, sambahin ang ating nag-iisang Diyos. Ito yung patunay na sundalo tayo. Amen. Amen. No? Sabihin mo sa iyong katabi, sundalo ka ba? Dapat sundalo. Ang sundalo ay ano ang lagi nating narinig pag sundalo? Ang sundalo ay laging? Laging handa. No? So, sa paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos, dapat handa tayo palagi. Amen. At kagaya nga ng nangyari sa anak ni Brother John, ito, makinig kayo mabuti. The Bible says in Hosea that my people, hindi yon unbelievers ha, Jesus said that my people, God said, my people are destroyed for lack of knowledge. Kung kulang tayo sa kaalaman, hindi tayo handa, mamamatay tayo. Magkakaproblema tayo. We will be destroyed. Kaya kailangan natin magiging handa every day. Ba? Bakit ka sinisipon? Bakit ka inubo? Kasi alam mong tag-ulan na hindi ka naghanda ng payo. Amen? Diba? So, napakahalaga na lagi tayong handa sa paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos. No? So, pinapractice ko, ito yung unang Sunday na yung ating giving, mga kapatid, para hindi naman offensive doon sa mga visitors, doon sa mga kapatiran natin na walang-wala din talaga. No? So yung ating offering, nandoon lang kung gusto nyo magbigay, at dapat kapag nagbigay kayo, masaya. Kasi kung hindi kayo masaya kung nagbibigay kayo, hindi rin kayo papapalain ng ating Panginoon. Kung hindi kayo napipilitan. Amen. So, kumuha kami ng sobre doon, then ilagay nyo doon sa basket, ilagay nyo doon kung para saan yon. Amen. Pagpapalain kayo ng ating dakilang Diyos. Tinatanggap yan. Amen. Ng ating Panginoon. Praise God. So, the good soldiers of Jesus Christ. Ang sabi dito, 2 Timothy chapter 2, verse 3, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. So there are hardness. Mayroon pong tinatawag, mga kapatid ko, na mga mahirap. So dito lang sa paglilingkod natin, lalo na sa Pilipinas, mahirap. Kausap ko yung mga classmate ko, mga kaibigan ko, mga pastor, mga nagtatrabaho doon sa Canada, sa Europe. Recession sa kanila doon. Ang hirap din ang buhay. In fact, sa kanila doon, maraming nawawala ng bahay kasi nakasalalay sa kanila doon yung
yung pagtatrabaho, kung mawalan sila ng trabaho, walang pangbayad ng bahay, alis sa bahay. So maraming homeless sa kanila. Pero maganda lang doon, Brother Efren, kasi nagririnta yung kanilang government ng malaking hotel. At yung mga walang bahay, nilalagay doon kasi mamamatay sila, taglamig na. Mapuprusin sila doon sa kung saan-saan sila kung wala silang bahay. No, kaya ang gobyerno nila, kaya malaki din ang tax doon sa kanila. So there are hardness. Misaya isipin natin, sana pag naka-abroad ako, gagaan yung buhay ko, it's same. It's the same. Pareho lang, kahit nasa abroad ka o nandito ka, ang mahalaga, maiintindihan mo kung anong takbo ng buhay. Dapat marunong ka, mga kapatid. Amen. At higit sa lahat, mayroong kang kaalaman sa salita ng Diyos. Amen. Dahil ang salita ng Diyos, ito yung magtuturo sa iyo. Thy word is a lamp unto our feet. Amen. Hallelujah. And a light unto our path. Amen. Yun yung liwanag. Kapag nagtatrabaho tayo, nagninegosyo tayo, kapag mayroon tayong ginagawa, kapag wala ang salita ng Diyos, mahihirapan talaga tayo. Kaya sabi ni Jesus Christ, for without me, you can do nothing. Kung wala ako, sabi ng ating Panginoong Jesus, wala kayong magako. So there are hardness of life. Kaya nga, kahapon, kinasal ko si Sister Generous at saka si Father Jerome. Kuyat siguro sila, hindi nakakarating ngayon. Paulit-ulit kong sinasabi, for better, for worse. In richer and in poorer. Because life is like that. Amen? Sa kasaganahan, sa kahirapan, sa kaligayahan, sa kalungkutan, sa karamdaman, at kalusugan. May kausap ako? Kasi life is a cycle. Cycle lang. Parang mundo natin. Nung mainit na mainit, reklamo tayo ng reklamo, sana uulan, sana uulan. Ngayon naman ang ulan, ang ulan. Lagi na lang umuulan. And yet, alam natin na gano'n talaga ang cycle. In fact, sa buong mundo, ang Pilipinas ang mayroong pinakamaraming bagyo na dumarating. There are 19 to 21 typhoons every year na tumatama sa Pilipinas o nasa area of responsibility natin. That means, expected na natin yun. Amen. In our life, sabihin mo, in our life, sa life natin, gano'n din. There are hardness, but as a good soldier of Jesus Christ, dapat lagi tayong handa, Brother John. Kaya sa ating General Assembly, merong kakaiba, hindi lang lahat puro salita ng Diyos. Balance. Tama yun. Mayroon tayong emergency preparedness. Mayroon pong magtuturo sa mga emergency. Mayroon pong magtuturo regarding sa law. Anong gagawin mo kung halimbawa naapi ka, nabuli ka? Anong gagawin mo kung meron kang problema maritals? Mayroon doon, mayroon lectures doon. Mayroon ding nagtuturo regarding sa business. No? May magtuturo kung paano ka magkaroon ng registration sa DTI. Kompleto mga kapatid. Then, sa night service, Word of God na yon, kasayahan na yon, pagpupuri sa Panginoon. Sa morning service, variety yon, variety. So marami tayong matutunan. No? Marami tayong malalaman. Kasi napakahalaga na magiging balansi ang buhay po natin. What do you see, amen? Nung sabi ni, ang sabi po ni Paul, amen, sa 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2. Okay, click nga, Jai. 2 Timothy chapter 2. As for you, my son, be strong. Okay? Through the grace that is ours in union with Christ, ano? Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, be strong. Be strong.
sa atin, hindi naman talaga lahat strong eh. Meron talagang kami mga Cebuano, mga Bisaya, nagsasalita kami parang pasigaw palagi. Kunin mo yung ano! Pero bulong pa lang yun. Ganun talaga Cebuano. Pag nag-uusap kami para mga tingin, wala na na, oh, talaga, grabe, oh, grabe. Ganun talaga. Oh, grabe. Na, ganun. Ganun kami. Dito yon nag-aaway na yon. Nag-aaway na yon. Pero ang mga Ilunggo naman, mga Ilungga, malambing din yon. Kahit papatayin ka na, Brother Jay, Brother Jay, tatagain kita. Oh. Malambing pa rin yan yung mga Ilunggo-Ilungga. Pag di ka tumakbo, matatamaan ka. Yung nakakaiba. Yung mga tinatawag nating mga temperaments, no? Kakaiba yung mga parang ugali po natin. Amen. Bigay mo kay Jay, nag-stack lang siya. So, napakahalaga na maging strong tayo through the grace that is ours in union with Christ Jesus. Pag sinabing union, kinig kayo mabuti para tayong ikinasal. Kay Kristo. And remember, kinig tayo. Kasi minsan may misinterpret tayo kasi may mga preacher na hindi nagsasabi ng totoo. May mga preacher na ang pinipreach palagi, pagpapalain kayo, magiging mayaman kayo, wala mong problema ng pagpapalain kayo, give me na yun. Pero nakalimutan natin that no master is greater than his servant. Who is our master? It is the Lord Jesus Christ. Kung si Jesus Christ, Father John, nakakaranas ng pang-aapi, nakakaranas ng pangbubuli, nakaranas siya mga kapatid na maging kaibigan niya, tinatrader siya. Can you imagine, dusi na lang yung kanyang disipulo. Kanyang close friend, dusi lang. Pero minsan na-traitor pa siya. So, tayo bilang ikinasal tayo kay Kristo. No? Mayroon tayong tinatawag na union with Christ. No? Nakaroon tayo ng tinatawag ng nagiging isa tayo kay Kristo, expect na natin yung mga problema. Expect na natin yung mga sufferings. Expect na natin yung troubles sa buhay. Huwag kang pumalag. E nga, anong malino na ito tinuturo ng Panginoon? Bless them that persecute you. Nagkausap ako. Love your enemy. Hindi man ibig sabihin na pagkalaban mo ay talagang may love ka sa kalaban mo, hindi ganun. Ibig sabihin, kalaban mo yan, galit sa'yo yan, pagpipray mo pa rin siya. Ako, marami akong kalaban. Maraming galit sa akin. Baka i-pray for them. Na sana mabuksan ang kanilang isipan. So, expect natin yun. That's why we need to be strong. Sabi ko sa yung katabit, be strong. Be strong. Kasi kung balang sibuyas ka, Sister Chanel, konting problema lang, konting pagsubok lang, iiyak-iyak ka na. Alam niyo yung balang sibuyas? Yeah. So, ganun minsan yung nangyayari sa buhay natin. Huwag tayong magiging, balang sibuyas. Kapag may mga pagsubok sa buhay, may mga problema sa buhay, mga kapatid ko, magpakatatagpo tayo. Amen. Magpakatatagpo tayo. Isa sa sekreto bakit very effective yung art of war. Alam niyo yung art of war? Kapag nagninegosyo kayo, nagtatrabaho kayo, leader kayo, basahin niyo yung art of war. I-apply niyo sa sarili niyo. Hindi po masama. Yun yung kasabihan ng tatay ko, Brother John. Hindi po masama na minsan tumakbo ka pag marami ang kalaban.
There are time for you to retreat, Sister Janelle. Oops! Masyadong malakas yung kalaban. Hindi pa masamang retreat. Hindi mo pa masama na umatras kunti. Bakit? Sitbak yun. Habang umaatras ka, habang nagre-retreat ka, nag-grade ka ng strength. Ibig sabihin, hindi mo masama minsan na kapag marami kang problema, marami kang mga pagsubok, hindi po masama na magiging kalmado ka muna. Huminto ka muna. Magkapikapin ka muna sa Starbucks. At kung wala kang pang Starbucks, di mag 3-in-1 ka na lang muna. Di ba? Mulay-mulay ka muna. Oops, ano kaya gagawin ko? Habang umihigog ka ng gabi. No? At sasabihin mo sa sarili, kanino ba ako bumabangon? Di ba? Next verse. Ba? Ang sabi, take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses. Na bakit mahalaga na makinig kayo palagi habang nagtuturo tayo sa salita ng Diyos? Because I am not speaking of myself. The word that I speak to you, the word that I teach to you is not mine. Kaya mahalaga seryosohin natin yung pakikinig sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So habang naririnig mo ang salita ng Diyos, ginamit ng bibig na ito, mga kapatid ko, as His manifestation, nakikipag-usap ang Diyos sa iyo. Na habang naririnig mo yun, ang sabi niya, sabi ni Paul, take the teaching that you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Kaya napakahalaga na atin pong maintindihan, atin pong mauunawaan yung mga salita po ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Would you see, amen? So, mahalaga ito na ipoproclaim din natin. Anong narinig natin? Ilang taon na tayong naglilingkod sa Diyos? May kausap ako. Baka mamaya, puro chismis lang ang alam natin, hindi tayo marunong mag-share sa gospel. Ako nagiging ugali ko na kahit hindi ko kakilala, kahit sino yan, mataas na tao o hindi kilala ang tao, nasanay na ako na kapag nakausap ko, I always share the gospel to them. I always share the good news to them. Good news is the word of God. Tinatawag itong good news, mga kapatid. So napakahalaga na maintindihan natin. No? Kaya sa atin, tayo, sino bang pinagkakatiwalaan natin? Sinong mga trusted natin? Mga reliable people? O na yung pamilya natin? May kausap ako, mga kapatid. Pamilya natin. Kung ano yung natutunan natin, ituro natin sa ating mga anak. Naalala ko si Pastor Jim Umpat. Nagkukwinto. Naglaya siya. Yung pastor dyan sa PEC. Naglaya siya. Pumunta doon sa Baguio kasi taga-Baguio yung mama niya. Yung papa niya ay General Superintendent. Magaling na pastor, si Pastor Umpat. Pero pumunta siya, naglaya siya. Bakit? Kasi sabi niya, si Papa lagi nangangaral ng pag-ibig. Pero, hindi ko nararamdaman yung pag-ibig sa kanya. Lagi na lang galit sa akin. Lagi na lang akong pinapalo. Lagi na lang akong pinapagilitan. Kaya naglayas yan. Eh ako, bilang pastor, mas mahalaga po sa akin na i-entrust yung salita ng Diyos sa aking mga anak. Eh karamihan ng problema, I will tell you, hindi po biro ang magiging pastor. 50% ng mga pastor ay failure. Karamihan ng failure sa mga pastor, hindi nila na-discipline ang kanilang mga anak. Alam ni Brother Sinon yan. Alam ni Brother Efren yan.
kung paano nagkaroon ng problema si Pastor Umpat sa kanyang anak. Nabaril ba niya sarili niya? Babarilin niya ang kanyang anak. Hawak-hawak niya yung baril. Boom! Pumutok. Tama ka, Brother Sidon? Nabaril niya ang sarili niya. So, sobrang inis niya, sobrang galit niya sa kanyang anak. Kasi, mahirap po minsan, mahirap po magpasko. Kaya kailangan mo kapag nangangaral ka, Sister Chanel, dapat isa buhay mo kung anong pinapakaral mo. So in trust, who will able to this other also. Na kahit wala ka na, ba? Dapat alam ng mga anak mo. No? Kasi, ipapasa natin yung ating susunod. No? Wala tayo dun sa doktrina na ha? Wala din pakialam. Maghihintay lang tayo, babalik ang Panginoon. My dear brothers and sisters, paulit-ulit lang yan. Mawala ka, may susunod na henerasyon. Tandaan nyo ito. At kung hindi mo maayos na maturuan ang iyong mga anak, pagdating yan sa mga apo mo, magkakaproblema yan hanggang sunod na lahi, hanggang hindi na yan maglilingkod sa Panginoon. Kaya ngayon pa lang, ituro na natin, sabihin na natin, ipagkatiwala na natin ang salita ng Diyos, because someday, somehow, magkakaproblema yung henerasyon mo. Magkakaproblema ka. Bakit hindi mo natuturuan ng maayos? O tingnan ninyo, bakit unting-unting nawawala yung good moral and right conduct sa mga Pilipino? Bakit hindi na naging major subject? Tinanggal na yun. Wala na mundo. Noon, makakita kami ng teacher, malayo pa lang, halos magbabao kami. Good morning po, teacher. Good morning. Magmamano pa kami. Makakita kami ng maganda, nagmamano. Ngayon, mga anak, hindi ka marunong magmano. Tatapikin ka ba? Oh. Babatukan mo yung ulo mo. Kalbo. It seems like a joke, pero that is not good. That is not good. Kinagabahan ako doon. Kasi yun yung ipapasa mo, sunod mo anak. Ang susunod, ang magiging anak mo, wala aling mundo. Diba? Anong tradisyon natin? O, sino mga pinanganak dito ng 60s, 70s? Wala pa mo. May pinanganak dito ng 50s? Wala dito yung pinanganak ng 50s. 60s, 70s, 80s. Ano ang naranasan natin? Ano ang naranasan natin? Sa mga millennial, wala na yan. Diba? Hindi nga marunong humalik. Sa daddy, sa mami. May kausap ako. Tapos pag namatay yung nanay, namatay yung tatay, nakas tumatungan. Ang ilang bisis ako nakakaatay ng mga panira service, isip-isip ko. Lakas tumatungan ito, nabuhay pa, hindi nga marunong umiyak sa kanyang magulang. Nandiyan ba kayo? Nung buhay pa yung magulang, hindi nga mabilang ang ulang lak. Pagpapatay na. Ayun, piliin ko yung pinagamagandang corona ng ulang. Ah, ano yung magulang yung patay na yun? May kausap ako. We're talking about we need to pass the good ganda. We need to pass the word of God. We need to entrust. I-entrust natin yung salita, yung mga reliable people. Una, pamilya natin. Kasi tuloy-tuloy yan. Kapag magkamali tayong pagbasa ng mabuting balita, ng mabuting pag-uugali, ang magiging anak yan, problemado. And so on, and so on, and so on. Oh, kaya, bakit karamihan, amen, ng mga negosyante, mga karamihan ng mga matataas na pinag-aralan, wala sa atin? Bakit? Kasi mga magulang natin noon, hindi nag-aaral ng mabuti. Tama, mali. At hindi din tayo pinaaral sa magandang school. Bahala na ba sa mag-graduate kayo ng grade 6, magkasawa na kayo?
mentality ng Pilipino. Huwag ka muna mag-boyfriend ha, huwag ka muna mag-girlfriend. Pagkatapos mo ng pag-aaral, doon ka na mag-asawa. Di yun yung mentality ng bata. Ah, magtapos na ako, pagkatapos ko, mag-asawa na ako. Na hindi ka pa nga marunong magsaring. Asawa na ganyan si Bakit, yun yung tinutukrina natin. Yun yung pinapasa natin. Tama, mali. Hindi ka nga marunong maglaban ng damit mo. Hindi ka nga marunong manghilod. So we need to pass the teaching to others. Ipapasa natin yung mabuting balita sa iba. Na ang tanong, paano natin maipapasa kung tayo din mismo hindi din tayo mabuti? May kausap ako kasi nakikita ng papa yan. Oo. Ako, iba ang temperaments ko. Pero gusto ko yung mabuti na kukuha ng anak ko. Ako buhay lang ako. Oo, oh, totoo lang. Then, hindi ko na mababago yun. Alibawa, tinawag ka ng Panginoong Retention. Ikaw na yun. Ang mababago sa iyo, yung mga masasama. Pero ikaw pa rin yun. Hindi yung ganun ka, yung parang ikaw, Retention. Yung ganun na. Diba ganun ka? Tapos, matanggap mo ang Panginoon, bigla kang... May sayad ka naman. Hindi ganun. Ikaw pa rin yun. Pero, makukontrol mo na lang, Sister Susan. Kasi nasa Panginoon ka na eh. Dati, ano kayo? Pero, oops. Dapat bibitawan mo sa ito, ah, baka masaktan ito. Inokontrol mo na. Yeah, mahalaga yun na maipasa natin sa iba yung mabubuting aral, mabubuting balita. Amen. Masulit nga dito yung may mga nag-iisa lang yung anak. Swerte kayo, yung isa lang yung alagaan mo. Verse 3. Take part in suffering as a loyal soldiers of Jesus Christ. Or Christ Jesus. Take part. Alam ba sabihin, take part. In suffering. Mayroon talagang mga suffering. Mayroong hardness. Mayroong kahirapan. Mayroong kamararanasan ng mga problema in life. Kaya kinakailangan mga kapatid, amen, maging matatagpo tayo. Kinakailangan na habang naglilingkod tayo sa Panginoon, parang sundalo, alerto ka palagi. Dahil hindi mo alam kailan ka po susugurin ang kalaban. Sino bang nakakaalam? Yung nangyari sa anak ni Brother John, biglang, bakit na-choke yun? Mayroong nakain? Ha? Isipin mo yun. Masakit yung dito. Nalala ko tuloy itong si Ray, naglalaro ng hilo. Ginagano'n ganyan yung hilo. Bigyan yung si Madulas yung hilo, bigyan yung nalunok. Gumano na siya. Ano nangyari sa'yo? Inano ko yung likod niya. Laki ng yelo. Bak! Eh, nakakamatay yun pag na-choke ka. Kaya alam niyo yung mga emergency. Oh, totoo yan. Dapat alam niyo yung emergency. Kahit pag alam mo, kanina nung kwento ni Kate, nasugat siya. Kaya akala mo, konting sugat lang yung pagtuloy-tuloy yung dugo nun, pwede ka mamatay nun. Dapat may emergency yun. Hindi po biro yun. Pwede kang, anong tawag nun kapag na, medyo na, naanhan ka ng dugo? May term yan sa medical eh. Anong tawag niya ano? Sister Mylene? Yung medyo, na, parang mauubos ka ng dugo, anong medical term yan? Oh, para mag-hemorrhage ka. So, mayroon pong suffering. May mga suffering sa paglilingkod po natin. Kagaya lang sinasabi ko sa inyo kanina, ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, dapat maintindihan natin. Huwag lang tayo mag-focus sa pagpapala. Gigit na nga yung pagpapala. Huwag yun ang isipin yun. Susundan ka yun. Nasabi ng Panginoon,
Seek first my kingdom and my righteousness and all these things shall be added unto you. Kapag inuna mo ang kaharian ng Diyos, susunod yung pagpapala. Huwag lang ikaw ang susunod-sunod sa pagpapala. Amen. Pero, huwag natin kalamutan, we need to take part the suffering of Christ. Mayroon pong suffering. Yun yung realidad sa buhay. Amen. Pero, as a loyal soldier, bilang tapat na kawal ng ating Panginoon, mga kapatid, dapat tayo magiging matatag. Ano ang mga pagsubo? Ano ang mga hardness sa buhay? Ano ang mga suffering sa buhay? Mananatili tayong tapat sa Kanya, mga kapatid. Amen. Hindi tayo dapat matitinag. Amen. Ano ang mga pagsubo sa buhay? Ako naranasan kong muntik ng mamatay. Naranasan kong sobrang sakit ng pakiramdam. Can you imagine? 3 months ako hindi makatulog ng maayos. Ultimo, iihi ako, umiiyak ako sa sobrang sakit ng pakiramdam ko. And I always think, God, I take your suffering. Baliwala ito sa naranasan mo doon sa cross ng Kalbaryo. At hindi ko siya pinipwestiyon at the time. At lagi ko lang sinasabi, kung gagamitin mo pa ako, Panginoon, alisin mo na ang sakit na ito. Hindi ko na kaya. At kung okay na ako, tapos na yung vision ko dito, kunin mo na ako. Huwag mo na akong pahirapan. Kaya sabi ni Sir Jaja, mapadialisis ka para mabuhay ka pa. Hindi na. Okay na ako. Sabi niya sa akin, ikaw okay, paano kami? Naisip ko, oo nga. Isip ko, di mabuhay kayo kahit wala na ako. Brother Jim, kapag gutom kayo, kumain lang kayo. Problema kung walang pambili ng pagkain. Nangihirap din kayo bigla kung naano. At sinasabihan ako ni Sir Jada habang umiiyak, yung papa mo hindi nga niya nakita yung apo, ikaw ba ayaw mo makita yung apo mo? Bigla akong lumakas, oo nga, no? Sino kaya? Kaya sabi ko kay Retrain, mag-asawa ka na. Si Rain yung sinasabihan ko, sabihin, ayaw ko mag-asawa dali, ayaw ko. Sabi niyo lang yan, pero may mga crush na. Sabi ni DJ, ako, wala akong ganyan. Nalaman ko na lang, meron ng kaibigan pala, kaibigan. Normal naman yan. Normal lang yung experience, normal lang. Normal. Sabi ko, kapag hindi mo pinakilala yung boyfriend mo sa akin, sabi ko sa kanya, pupuntahan ko yan sa bahay nila. Bukas sa bukas, dali mo sa ising 13, magkita kami. Tangan. Pagkita ko, tanggal pala. Gusto, tanggal pala to. Sabi ko, bro, alam mo ba ang patakaran namin? Nakaganon ako, yung 6-footer eh. Alam mo ba patakaran namin sa bahay? Hindi po. Unang patakaran namin sa bahay, dapat marunong kang maglinis ng baril ko. Pangalawa, kapag pinuto ko yun, dapat marunong kang umilat. Ako, sir, hindi naman po ganun, sir. Hindi, pero lang, hindi ko sinabihan. Hindi ba alam kayo? Hindi, nandun si Jaira, inusap ko. Sabi ko, unang patakaran namin, kung mayroong manligaw sa anak namin, dapat pupunta sa bahay. Pumunta ka sa bahay, hindi. Hindi po, sir. Wala kang karapatan, naligawan yung anak ko. Pangalawa, hindi pa nagdibo yung anak ko. Dapat mag-aral muna. Ang sabi ng maliligaw ni Jaira, makapaghintay pa ako, sir. Yun, maghintay ka. Pero dapat pupunta ka sa bahay. Opo, sir. Tapos ang kaso. Pero naranasan ko ba din siya? Sabi ko, hirap. Ito pala maranasan, Brother John, maranasan mo yan pag hindalagin din ang anak. May manliligaw na? Oh, totoo yun. May manliligaw na? May manliligaw na ba kay Jenny? Oh, hindi pa sinasabi? Baka hindi sinasabi?
ako, nahuli ko lang sa cellphone eh. Kung hindi ko nahuli sa cellphone, hindi ko alam na may nanliligaw pala yung anak ko. Diba? Si Sabil, nung Valentine's, may dalang regalo. Sabi ko, Sabil, ano yan? Hindi ako. Siyempre, alerto na ako eh. Soldier na ng Panginoon, mag-reprin eh. Ano yan? Ba't may hag-hag kang dala? Kamigan ko, babae na yun! Ano? Nagpigay nito! Pero babae naman pala, baka tuntoy ka! Batin dyan, tatlo yan din sa'yo. Patawa-tawa dyan. Hindi, alerto tayo. May mga sabi rin. Sabi rin. Bata sa good soldier, dapat mga kapatid ay loyal tayo. Lagi tayong handa. Sa mga problema sa buhay, no, hindi tayo dapat mabahala. Dapat hindi tayo maratel. No? Brother Mark, kapag sasabihin na ni Carl, Daddy, mayroon akong niligawan. Ganda-handa ka na niyan, pampakasal. Sunod yan, pampakasal na Carl, di ba? Hindi ba? Magka-college ba ito? Hindi natin alam. Dapat lagi tayong handa. Di ba? Lagi tayong handa. So, verse 4. A soldier on active duty wants to please his commanding officer. So, does not get mixed up with the affairs of civilian life. Hindi kayo mabuti. Ano tayo? Sabihin nga natin, sundalo ako. Sundalo tayo ni Kristo. Bilang sundalo ni Kristo, active duty tayo. Ba? Naka-active duty. Dapat ating daong panlugdan. Dapat manlugdan tayo. Dapat matutuwa sa atin yung ating commander, commanding officer. Sino yung ating commanding officer? Ang ating Panginoong Jesucristo. Anong sabi niya? So, does not get mixed up in the affairs of, ano? Makinigin mabuti. Civilian life. Huwag na nating hanuan. No? Hindi ko naman sinabing bawal kayong, wala namang sinabi sa Biblia na bawal kayong uminom. Pero anong magiging bawal? Hindi maglasing kayo. Lalo na kapag inuman kayo sa labas, pwede uminom sa bahay mo lang. Pampatulog lang. Pero kapag inuman ka, magdadrive ka na, pwede ka manisgrasya niyan. At kung nakainom ka, at nabang ka at namatay ka, ikaw ang nakakaalam kung mayroon ka bang mukhang iharap sa Panginoon. Tama, balik. Kasi maging ang batas natin, don't drink and drive. Ito tanong doktrina na lang to. Walang sinabi sa Biblia, pwede kang mag-shot lang. Hindi yung kiss-kiss na yung inumin natin. Hindi yun. Baka mali-mali yung interpretation ninyo. Pwede kang uminom ng ilang glass of wine lang. Hindi yung puro laklakan na tayo. Hindi tayo mga alas 5. Hindi po masama uminom, ang masama yung maglasing ka. May kausap ako? Kasi paglasing ka na, wala ka na sa state of mind mo. Kadalawang buti ka na, makatatlong buti, delikado ka na nun. Kaya kapag nagda-drive ka, mayroong, anong tawag nun? Pahihingahin ka, anong tawag nun? Ano, yung parang meter, ganun ka, yung makikita doon kung ilang percent yung, ano, yung alcohol no, na nainom mo. Paghinga mo pala, natumba na yung ano, kasi delikado yun, masyado malakas yun. Ganun ka, tumpa na yung ano, pulis. Delikado ka nun. Don't mix up the purse of civilian life. Yung mga ginagawa ng civilian, anong ibig sabihin ng civilian? Unbelievers. Sundalo ka ni Kristo eh. Sabi mo kasi yung katabi, sundalo ka. Ba? Kaya yung bilang sundalo, nakikita yung sundalo, hindi nakikichismis sa mga katibahin, hindi nakikimata. Ha? Po,
pinamon niya. Dapat hindi tayo ganun. Dapat kagalang-galan tayo. Sa lugar namin, hindi ako nagpapakilala. Pastor ako! Hindi. Pero alam niya ng pastor ako. Kahit yung baklat na nataga-ahit ng buko, kilala ko. Mga matatanda ko. Hindi mo kailangan magpapakilala ka. Mararamdaman nila yon. Kasi habang nakikipag-usap ka sa kanila, agad tinatanong, anong hiling mo? Hindi, pastor ko. Ah, ganoon ba? Pastor ko talaga. Kung napatingin nila mararamdaman na parang iano mo sila, mararamdaman nila nakikipag-ibigan ka sa kanila. Don't mix up in the purse of civilian life. Kaya tayo, makinig yung mabuti. Huwag tayong ano, huwag tayong gagaya na sorry ha, pero kailangan kong sabihin sa inyo. Oh. Yung TikTok, wala mong problema yun. Pero kapag medyo nakikita niyo yung mga TikTok na yun, na medyo parang medyo mahalay na, huwag yung gayahin yun. Hindi tayo mga civilian, mga sundalo po tayo. Para lang maraming followers, Sister Shelley. May kausap ako, don't mix up. Kasi hindi po tayo mga civilian. Hindi po tayo mga unbelievers. Mga sundalo tayo ni Kristo. May kausap ako, mga kapatid. At kung may problema tayo, huwag na natingin po sa Facebook. Na malaman ang buong mundo. We are not civilian. We are not unbelievers. May kausap ako? Kaya pati yung pananamit natin, may kausap ako? Pananamit natin dapat purma, maayos, hindi mahalay. Ako lalaki ako ha. Hindi lang ako pastor, lalaki ako. Naiinis ako na mayroong sumasakay sa jeep, maiksi yung damit, maiksi yung pantalon, na kapag yuyo ko, lalabas sa jeep, sinukumyun niya ko minsan, makikita na yung hindi magandang nakikita. Tapos, hatak-hataki. Ba't yung suot ka ng ganun? Siyempre, kahanap mo minsan. Alam mo na kaganun ka habang nakasakay ka sa jeep. Ay, minsan nakaganun ka. Hindi po tayo mga sibilya. Ano nakikita niya sa sundalo mo? Active duty. Ano nakita natin sa sundalo? Naka-uniform. Kahit naka-type uniform, puro na yun. May mga panahon, dipindi yun sa kasuotan. Kung kayo lang, kahit na humutubat kayo natutulog, wala akong pakialam doon. Kasi kayo lang yun. Pero kung nasa public kayo, may kausap ako, mga kapatid. Pag nasa public kayo, huwag kayong mag-display na magkakasala yung ito, nagsusurt-surt to, buti kong ganda-ganda ng hita. Nagkakasala yung ibang tao sa'yo. Ang ano naman, ang sakang naman, o diba? Nagkakasala yun. Laki naman ang papa. Nagkakasala sila dahil sa iyo. Sa iyo, okay lang, bahala kayo. Wala akong pake sa inyo. Pero nagkakasala sila dahil sa iyo. Hindi po tayo si Dilyang, hindi tayo unbelievers. We are the good soldier of Jesus Christ. Amen? May kausap ako mga kapatid. Hindi naman to damas na kapag naliligo tayo ba si Dilyang, dapat nakalungsig tayo. Banal tayo. Hindi naman. May okasyon yan. Parang kasal. Nakating kayo ng kasal. Pwede ba yan pagdating mo doon, nakakasual ka lang? Di ba sa kasal merong, anong tawag pag may kasal? Merong motif. Merong dress code. May kausap ako. E tayo, pagkaharap tayo sa Panginoon, dapat meron tayong dress code. Meron tayong motif. May kausap ako. Di ba pag pupunta na tayo sa kasal, pupunta tayo sa birthday, o meron tayong pupuntahan meeting, the best yung isusuot natin. How much more sa ating Panginoon?
simba na naman tayo. Pero pagdating sa kasal, pagdating ng birthday, ganda ng damit mo. Wala ka talagang damit mo, ang problema nun. Pero suotin mo yung pinaka-depress kasi para sa Panginoon yun. Nakakahiya sa Panginoon na pagdating sa kasal, ang ganda ng damit mo. Brother Sino? Pagdating sa Panginoon, basta-basta na lang. Eh parang nakakinsulto yun sa kanya. May kausap ako. So pati yung labis, yung parating umating ng kasal, Sister Shalyn. Panginoon yan eh. Sige na, Sister Jenny, kung sabihin ni Mior na lang, Mior. Sino bang Mior? O Mior dito, Mior, si Panubigan. Sabihin niya, Jenny, pwede bang pupunta ka sa aking office? Naka-short ka lang? Hi, Ma'am Jima. Sawal nga, bawal! Sige ka, mag-slipless ka sa mapas, pasokin ka ng sigurete. Sige nga, bawal mapasok sa mall na naka-slipless. Alam niyo yun? May dress code sa mall. Bakit? Iniiwasan yon kasi minsan may mga mababahong kilikil o kaya medyo makatas. Eh, siksikan kayo ganyan, nasa elevator kayo, marami magkakakasala dahil, grabe namang power to. Kaya sabihin mo, nag-resuna ka, eh, hindi kaya ng resuna. Kaya dapat formal. Eh, more, maging more yun. Kasi hindi tayo mga civilian. Ibig sabihin, hindi po tayo un-deliver. Dapat magiging, ano tayo, magiging model. Maayos. Verse 5, an athlete who runs in a race, ano daw, cannot win the prize unless, ano ba sabihin, unless he obeys the rules. Mayroon pong rules. Sa langit, hindi ka makakarating ng langit na gusto natin kapag hindi ka sumusunod sa mga rules. Mayroon pong rules. Sa school, may rules. Kapag nag-drive ka, mayroon rules. Hindi na basa-basa, driver ako, professional driver ako, sinis ka. May mga linya yan. Ba? Kapag naka-orange, na walang putol yan, no overtaking yan, kahit napakanti. Tama, mali. Ang problema kung hindi tayo dumaan ng exam sa LTO, at bawal yung horn ng horn, yung osong yung yung sasaysay yung mga bata ngayon, yung sa truck, binabawal yun. Eh, kasi basa-basa mag-horn. Teka, dapat, pag may mga church, may mga school, hindi ka basta pang, gaganon ka. Dahil yung anong tawag nun, yung busina mo ay maganda, malaki. Pa-pa-pa-pa, hindi ka basta-basta magaganon. Sabi ka ng Amerikano eh, kasakay ko yung Amerikano. Eh, siyempre, ano na sa ating dito eh, pa-pa, kunting tira sa pa-pa-pa-pa, ganon tayo. Sabi niya, my friend, in US, when you do that, dirty finger will go out from the window for you. Pag magbusina ka lang, ay lalabasan ka ng dirty finger sa pintuan ng mga binbusinahan mo. Di tayo kayo, sanay natin, pa-pa-pa-pa, kunting lapat, may tumay na pa-pa-pa. Tayo pa nagpapapa, kung mayroong ministry, hindi na, magkagaling pa ba, ministry yan, ang ayaw mo mag-pino. Ilang bisis niya, tatawin ako dyan sa Montera, dahil tatlo pa yung ano dyan, ang ministry yan. Ikaw pa yung, minsan nagagalit ko ha, gaganonin ko na, gagalit na rin ako. Ano, pinisto yan ko. Muntik na kung bakukan ko yung, ano, yung helmet mo, ano. Yung napar kami ng papatintiro. Pinisto yan to, gagalit na ako. Pinisto yan to, siyempre baka mabangka ka rin. Ang mga, ano pa naman yung mista, may tatawin, gaganon talaga, bibilis. E pag maroon, pag mayroong ano, mayroong takawin doon sa kapila, example. May rules po.
Parang athlete, hindi po mananalo ang isang athlete kung hindi siya susunod sa rules. Marami tayo magiging violation kung driver tayo kapag hindi tayo sumusunod sa rules. Pag, ano lang natin tandaan, once na may mag-stop na sa harapan mo, huwag mong ubirtikan kasi nag-stop. Kasi posible, may tumatawid yan. Sister Jenny, oh, huminto, ubirtikan ko to. Ikanina ka eh. Palikaw na kami papuntang, ano, Distamol. Palikaw na kami sa kwartya. Purki nakakotse, sa akin hammer yung daladala ko, vertikal ako. Ay, hindi po, hindi yan. Vertikal mo ako. Ikakat ako. Yung pala, napansin ba, Dr. John? Tinitingnan ko sa mirror. Rakat talaga siya. Ay, ganun lang ko. Pag nakikita ko may iba, akala niya, makabirtik sa akin. Sige, uberti ka. Ako birtik niya. Ah, minor siya. Meron e-bike. Eh, senior citizen pa. Senior citizen, e-bike, may nakalagay pa sa likod. Patay ka, gano'n. Parang si Sterlita, gano'n. Pero mabilis mo patakbo yan. Gulat na gulat ka ako. First time mo sumakay si Sterlita, hinati na tulad niya yung pastor. Ano? Dumalaga. Oo, oh, gano'n ako. Ay, Sterlita, bilis din pala ito. Gano'n. Ay, bilis patakbo, Sterlita. Talo, Sister Jenny. Bilis din. Tapos naman yung tatry pa, pakausap. Oo, sir, malapit na kami. Lupit ni Stanley. Talo ka ba din sila? Malupit. Ito ang mga tumapit. Mag-inig kayo mga nag-iibay. Mayroon pong rule sa daan. Ang problema, wala kayong lisensya. Hindi nyo alam yung rule sa daan. Kahapon nagpa-ano ko, nag-ano ako. Biglang to, isipin mo. Dito na yung ano, dito na yung motor. Tumakay dito yung e-bike. Wow! Ganun talaga mo. Giling-giling yung nag-motor. Ganun yung motor niya eh. Wala alam yung nag-e-bike. Tingin lang. Hindi alam yung rules. Eh, Metro Manila, pinagbawal na e-bike. Masundan ka pa ng truck? Ah, sorry, na nakalagay doon. Senior citizen, mabagal po magpatakbo. Nakalagay pa. Mayroong rules. Gusto mong manalo? May rules. Gusto mong pagpapalain ang ating Panginoon? Mayroon pong rules. May kausap ako. Gusto mong mapunta sa langit? Mayroon pong rules. Lahat ng mga bagay, mayroon pong rules. Kaya dapat magiging law-abiding tayo. Ang salita ng Diyos ay law. May kausap ako? Verse 6, the farmer who has done the hard work should have the first share of the harvest. Oh, may law. Kahit yung mga farmer, kapag nagtatanim yun, mayroon siyang karapatan doon sa share ng kanyang unang ani. Diba? Sino unang nagsildo? Unang nagsildo, katas na walang sildo mo, Brother RG. Gusto kong kakain na masarap. Di ba? Kailangan mo na nakasuldo. Unang kakas ng suldo mo. Gusto kong makituyukan the food club Manila. O kaya Vikings. Nasa sa'yo yan. Bata ka sa buhay mo. Kasi mayroon kang karapatan. Amen? Mayroon kang karapatan. Pero sa susunod natin, John, wag mo nang kagawin yan. Makituyukan ka pa rin. Marami ka pang babayarin. Amen? Pero unang sweldo, okay lang yun. Diba? Okay lang yun. May kausap ako mga kapatid? Verse 7, think about what I am seeing because the Lord will enable you to understand it all. Kung paano nagsalita si Timothy noon, si Pablo noon kay Timothy, ganun din ako sa inyo ngayon. Pag-aralan nyo mabuti. Kasi ang mga sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ipapaunawa ng ating Panginoon. You want a successful life? A successful life is not exempted of suffering. A happy life is not exempted of hardness. A happy marriage is not exempted of troubles. There are troubles, there are hardness in life. There are sickness.
Kaya nga pag nagkasal, in sickness and in health, ba? For richer or poorer. Lahat yan. For better or for worse. Ipareho lang, better or worse. Sabi nga ni Sir Jada, ginasal ko si Jesus kagabi, kakahapon. For better or for worse. Pagdating nga sa bahay, parang bitter yung sinabi mo eh. Sabi ko, ang mga Cebuano mo kasi, pag-isaya ka, matigas yung diction namin. Kapag nilalamihan namin, bitter, bakla na kami ron. For better, for worse. Sa ating magandang, bitter, worse, pareho lang eh. Parang Amerikano, sumakit yung tiyan ng Amerikano, kaibigan ko, ha, my friend, you need to eat soup. No, my friend, here in the Philippines, especially in Mindanao, there are three kinds of soup. Soup that is soup for clean yourself. Soup that is soup you drink. And soup that is soup. Ah, okay. I did not understand. That's why I told you, no, I don't eat soup. Sabi niya, hindi ko kainin sabaw. Para sa tiyan ko, kakain ako ng sabaw. As kain ako ng sabon. Hindi kami nagkakaintindihan. Kaya ako, pag nagsasalita ako, unawagin nyo talaga. Ang sabi ng Panginoon, maiintindihan nyo rin yan. Nagkaintindihan nga si Magellan at saka si Raha Humabong. Diba? Ang worst nito, ba? Bigla niyang binisita si Lapu-Lapu, Brother John, na hindi alam ni Lapu-Lapu na makipagkaibigan para si Magellan. Malayo pa lang, pinapanan na ni Lapu-Lapu. Natamaan si Magellan, oh, friend, why you banal me? Eh, mahalaga yung maintindihan natin yung salita ng ating Panginoon. Would you say amen? Amen. Verse 8, remember Jesus Christ who was raised from death, who was descendants of David, as I stood in the good news, I preach. So, tandaan natin mga kapatid, bakit mayroong good news? Alam niyo bakit may good news? Manonood ka ng balita, puro bad news, bad news, bad news. Mayroon lang lagi isang good news, mga kapatid. Ito yung salita ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit tinatawag na good news? Kasi kung paano si Kristo namatay, inilibing, nabuhay sa magmuli, kaya tinatawag itong mabuting balita. Kasi kung paano din tayo mamatay, inilibing tayo, amen, mabuhay din tayo magmuli at magiging kasama natin siya. Obey the rules. If we continue to serve God, would you say amen? So as I endure, sabi ng verse 9, because I preach the good news, I suffer and I even chained like a criminal, but the word of God is not in chain. Sabi ni Pablo, dahil sa aking pangangaral, ginapos ako, binilanggo ako kagaya ng isang kriminal. Kasi sa tinuturing ka ng mga kaibigan mo, tinuturing ka ng mga kapitbahay mo, parang kriminal. Pero ang sabi niya, ang salita ng Diyos ay hindi po nakatali. May kausap ako, kahit sa school, Sister Joy, sa trabaho, you need to share the gospel of our Lord Jesus. Share mo lang. Share mo. Sabihin mo sa kanya, napakabuti ng Panginoon, brad. Would you see, amen? Verse 10, and so I enjoy everything for the sake of God's chosen people in order that people may obtain the salvation that comes through Christ Jesus and brings eternal glory. Endure. Anong masabing endure? Endure everything. Talagpasan natin yung mga problema. Parang noon, elementary tayo, nung pag-graduate na tayo ng high school, isip ko natin, kaya po kaya mag-high school? But you endure. Amen? Pagdating mo ng high school, makakalis ka na. Wow, hindi ko pa master yung algebra. Magkakalis na ako. Buti na lang ngayon, kakaiba na ngayon.
elementary at saka high school pa lang, dandanan ang pinapasok yung ano, di ba? Algebra, meron na silang mga square root, meron na silang dandanan. Para ma-introduce sa kanila, hindi mabigla. So, we need to endure. Verse 11, this is truly if we have died with Him, ano sabi niya? We shall also live with Him. So kung tayo mamatay kay Kristo, kaya nga sabi ni Paul sa Philippians chapter 1, verse 21, for to me to live is Christ and to die is gain. Kung tayo man ay mamatay kay Kristo, mga kapatid, huwag tayong mag-alala. Kasi kung paano si Kristo na buhay ay magmuli, ganun din tayo. If we die with Him, we shall also live with Him. Kung paano tayo namatay para sa Kanya, naglilingkod para sa Kanya, mga kapatid. Amen? Mabubuhay din tayo kasama siya, mga kapatid. Verse 12, if we continue to endure, ano sabi? We shall also rule with Him. Wow! Sabi mo, wow! So, ang buhay, kailangan na natin mag-endure. Sabi mo sa iyong kapatid, mag-endure ka lang. Ha? Laban lang. Sabi mo sa iyong kapatid, laban lang. Huwag kang sumuko. Diba? Pagising mo sa umaga, diba? Oh, laban lang. Kahit pagod ka, laban lang. Ha? Laban lang. Kasi, kung paano si Jesus Christ nagroon, darating ang panahon na sa ating pagsisikap, sa ating mga hardness, sa ating mga suffering sa buhay, darating ang panahon na iangat din tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Tandaan ninyo, hindi lang lahat puro hirap. Tingnan nyo, Sister Billy, ngayon. Pakikipagsabalaran sila noon ni Papa Chris dito noon sa Manila. Oh. Pero hindi siya sumuko. Laban lang sa buhay. Mimiss ko tuloy si Papa Chris. Laban lang sa buhay! Amen? May kausap ako. Huwag tayo susuko. Laban lang. Sabi mo siya katabi. Laban lang! Endure! Amen? Because mayroong tamang panahon na iangat tayo ng ating Panginoon. Mag-rule tayo. Amen? Diba? Dati, iilan lang yung may mga sasakyan sa atin. Because ngayon, problema natin parking. Nekosap ako. Noon, ang laki ng parking natin, doon sa, ang tawag yun, Tihiro. Ilan lang yung sasakyan doon. Ngayon, problema doon na tayo. Kung bihira, saan na natin yung paglalagay itong masasakyan natin. Diba? Kasi mayroong tamang panahon sa lahat ng mga bagay. Magtiis lang tayo. Amen, Mother John. Mag-endure lang tayo. Kasi darating ang tamang panahon. Iangat din tayo ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Magsumikap ka lang. Maging maayos ka lang, mga kapatid. As a culture, as a good soldier of Jesus Christ. Laban lang. Kasi magtatagumpay din tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Pwede ba palapakan natin siya, mga kapatid? Last verse, if we are not numbers. Ano? Kung hindi lang tayo magiging matapang, anong sabi niya? He remains faithful because he cannot be false to himself. Lahat magsabi, alam niyo, ano niyo? Diba kahit minsan hindi tayo faithful? Diba? Sabi mo siyong katabi, diba minsan hindi tayo faithful? Hindi tayo faithful. Sino nakatanggap ng prayer? Chain prayer natin. Taas ang kamay. Naimperno kayo. Sino totoong nagpipray? Sino? Dalawa lang kay Mr. Lita. Pero minsan, makabutan ko. Maging mga anak, makabutan ko minsan. Tulog na yung cellphone, nakabukas pa. May kausap ako.
Pero napakaganda sa tersa ng pagmaging people tayo. Parang relasyon mo yun. Magustuhin ba ni Aljana? Na si Cardo Dalisay? Ang kama ka. Si Aljana na yung people, tapos si Cindy, hindi. Hindi pwede yun. Magustuhin ba ni Faye na people lang si Faye, tapos si RJ? Pagpunta niya sa bar, mayroon siyang katagpo ng mga chicks. Ang daming katagpo ni RJ ng mga chicks sa bar. At nahihinglap siya palagi, yun yung hinahawakan niya palagi. Ano kayang sakit nito? Even though we are not people, he remains people. Bakit? Ayaw niyang magsinungaling, ayaw niyang magiging follow sa atin. Kahit hindi tayo people, nananatiling tapat ang ating Panginoon. Ganun siya kabuti sa bawat isa sa ating mga kapatid. Ang sakit nun, Brother John. Kapag mayroon hindi maging people, maging unfeedable sa'yo. Ang sakit nun. Buong buhay ko, aminin ko. First time ko lang na broken heart, Sister Claudia. Nung hiniwalayan mo ako sa MRT, sabi ko, pupilin mo, nag-iwalay ka na sa MRT, papunta sa trabaho. Sabi ko, kung kailan ako nagiging tapat sa isang babae, first time kong hiniwalayan ng babae. Sabi ko, inaani ko na ato, yung ano, buntik na matanggal yung ano, MRT. Ganun. Nakasits ako sa sobrang inis ko, lumuha ako. Sabi pa niya, nung nag-okay na kami, hindi ko niniwala sa'yo, isa lang yung luha mo eh. Sabi ko, dumilat ang ako nun, parang artista ba? Artista, parang doon. Sobrang inis ko doon, yung umorder ako na, ano, sa Greenwich ba yun? Di ba yung Greenwich, ano yun, yung parang alambre, na mayroong number? Ako, naghintay ako, bakit ka magpipag-iwalay sa akin? Hindi ako pabayad! Sabi ko, paumpiran na kinang inibis ko, isang sakong ticket na ng 5-star, papunta-punta, pabalik sa inyo. Sabi ko, malaki na inibis ko, mag-ganjun. Di, hindi makipag-iwalay lang dahil may tumawag na babae sa akin na hindi ko alam. Kumpiyansa ko, mag-ganjun, nagpalit kami ng simba dahil alam ko, malinis ako, mag-ganjun. Faithful ako. At may tumawag na babae sa akin. Hello po, Pastor. Pwede ka bang pumunta ka dito? Ipakilala mo kita sa mga estudyante ko na boyfriend kita. Patakan ako ba dito? Pagsundo ko doon sa trabaho mo, nilagpasan ako. Para walang nakita. Ano nangyari dito? Wala akong kamaliman eh. Siyempre, fitball ka eh. Siyempre, palitin siyempre. Wala akong tinatago. Yung cellphone ko, 0919, yung number ko, 0919-586-0128. 24 years na yan, parang alam. Pati mga ex mo, alam yan. Ganun ako ka-kumpiyansa ko, Brother RJ. Kapag ang lalaki, papalit ng papalit lagi, yung papalit ng SIM card, magduda ka sa ship. Palit ka ba? Smart body pa yun sa akin, yung smart body. Oh, smart body pa yun. 0919-580-028. Oh. Tagal na mag 24 years kasi 2,000 to na SIM card yun. 2,000 yun. Yeah, 2,000. Yung una kong cellphone nun, 3310. 3310. Aliyo na ulit ako, space in pouch. Walang pa mga dupa nun, space in pouch. Oh. Pero fitball ako, mga kapatid. Totoo. Na-hold-up na kami, Brother Sinon. Na-hold-up kami. Buti na ang Brother Park. Anong hold-up yung Bisaya? Hold-up us! Tag-tag! Kaya na! Kaya na! Pagdating sa amin, doon kami sa dulo. Bay! Wala kami pagbili ng simple, bay! Bisaya ako, sir! Sige! Ganyan na! Muntik pa kung mapagkamalala ko, tsaba ko yung hold-up yun. Bumaba doon sa krusin. Bisaya sa Dubai, okay. Huwag na.
Marami naman silang naano. Lahat ng pasayro, kuha yung simpon. Pati ba, grilo, kuha. Baba doon sa krusing. Sabi ko, swerte pala ko, Lord, Bisaya ako. Kung hindi ako Bisaya, patay. Wala na akong simpon, hindi ko makilala sa Claudia.